Hello po mga kapusa, kumusta na po tayo? Ito nga pala ang aming dalawang ginger cut na kasalukuyang nag-i-inhit. First time po nilang mag-inhit sa isa't isa. Itong si Coffee ay nag 7 months noong June 4. And ito namang si Kael ay mag-iisang taon pa lang this coming June 29. Parati niyang ginagwadyahan ang kanyang kapatid na si Coffee, napakabata pa para magbuntis. So wala po kaming magagawa dahil nakita namin na wala na, ipasok na ang kanyang private part doon sa bunso niyang kapatid. So kahit anong gwardiya po namin ay hindi na po namin makontrol ang kanilang natural na pag-i-inhit. Kung kaya't pinapa-ubaya na lang po namin ang kanilang naturalisa na pag-i-inhit sa isa't isa. Bahala na mabuntis itong si Coffee dahil sa bata pa nga ito. So titingnan na lang po natin ang magiging result ng kanyang pagbubuntis. Ayan, pagka hinihimas ko siya ay nagtitrigger ang kanyang katawan. Naakala niya ay may kumukubabaw sa kanya. So ayoko munang mag-worry sa ngayon dahil base sa mga na nababasa ko sa net, sa internet, sa web, sa mga link regarding sa pagbubuntis na bata pa, kung ano ang magiging resulta. So bahala na kung anong mangyayari. Mamonitor ko na lang ito. Yung nanay nito na si Reddy ay ganito rin na bata pa ay nag-i-inhit na rin. So pagsapit niya ng 6 months ay napansin namin ang kanyang pag-i-inhit doon sa kapatid niya dahil gusto niya yung kapatid niya laging ginugwardyahan. Kung kaya't ayun, wala rin po kaming magawa dahil nung mga panahon na yun ay naka-lockdown. So nakita na rin po namin na napansin namin na wala talagang naipasok na, kung kaya wala na rin po kaming magagawa nung time na yon. Nanganak si Reddy, tatlo ang anak, pero namatay yung panganay dahil na rin sa nahirapang lumabas at ayun, nasuffocate, hindi ka agad nakalanghap ng oxygen dahil yung ulo, nauna kasing lumabas ang paa. Ganun pala ang first time na manganak, lalo pag unang anak ay suhi ang lumabas. So sana itong si Coffee pag manganak ay sana po ay normal lahat ang kanyang mga baby. Dahil
Karamihan po sa na-encounter ko, dahil ilang beses na po ako nagpaanak ng pusa, ang panganay talaga o yung unang nalabas ay suhi. Suhi talaga. So, hinahayaan ko lang yung mailabas hanggang sa unti-unti nga. Kaso, yung sa nangyari kay Reddy, ang tagal lumabas ang panganay dahil nga paayong una. Ayoko naman din pagtangka ang hilain. Dahil baka baka mapano pa yung baby. Kaso lang, nailabas ng normal. Kaso, hindi, after 3 hours ay namatay din siya. Gawa nung pagkasakal sa kanya. Dahil ang tagal nga nailabas. Kinulang sa oxygen. Plus, hindi kaagad napadede. Gawa nung nawala ng gatas ang nanay. So, yan po ang isa sa mga consequences pagdating sa ganito na bata pa. Talagang ano, kukulangin sila ng milk production. So, paghahandaan ko na rin to si Coffee na nandyan na yung milk para kahit papaano po ay maipadede kaagad sa kanyang mga anak. Etong si Kahel, nung baby pa ito, mahina din siya. Napansin ko sa kanya na wala, after 1 month, marunong na siyang kumain. Kaso, nung time na yon, wala siyang ganong kumain. So, ang ginawa ko po ay pino-force feed ko. Kaya, after 4 days ay unti-unti na po siyang nanumbalik sa dati niyang lakas. Kung kaya't mahirap po talaga na hindi po tayo aware, kulang tayo sa kaalaman pagdating sa ganitong sitwasyon. Although mga natural needs sila, mga natural ang kanilang kwan, pag-iinhit, ay walang sinumang makapigil sa kanila. Itong si Coffee, siya yung naka-survive sa 5 magkakapatid. Sila yung napuruhan ng sipon noong mga panahon na isa sa mga alaga namin ay napuruhan ng ubot sipon panahon ng lockdown. Ang hirap mag-alaga ng mga newborn kittens, lalo wala pa tayong experience pagdating sa mga ganun. Dahil nga, days pa lang sila, hindi pa marunong kumain. Nakadepende lang sa nanay ang kanilang lakas. Pagka ganun na newborn kittens pa lang sila ay kulang, hindi pa fully developed ang kanilang immune system. Kung kaya't
mahirap po gamutin ang mga newborn kittens pag sila'y nagkakasakit na sabay-sabay. Plus, noong mga panahon na yon si Reddy ay wala lang kasi dito, nandun sa labas, nagliliwaliw. Kaya itong nangyari sa mata ni dito, dahil po yan sa herpes virus. Ilang beses ko na po itong ginamot, kaya lang po ay ilang beses din natusok ang mata. Mga 15 na. 15 beses na natusok ito, kung kaya't hindi gumagaling ang pamamaga dahil parating nasusugatan ang cornea. Pinapanood na lang sila ni Blue. Kapon na po kasi yan. Yan po yung unang alaga namin na matanda na. 7 years na po yan sa amin. Parehong mga virgin ang mga ito. Yan, mga virgin pa. Wala pang kamuang-muang. Di ba, Kahel? Ay, nako, si Kahel. Ano, Coffee, pinapanood ka na lang ni Blue, oh. Hanggang dito na muna mga ka-cat lover ang video ito, at i-update ko na lang po kayo sa mga susunod pang video.